na natin ang Master Ventriloquist, Wanlu. Hi! Welcome to Good Vibes. Hello, Laila. And to Stanley, magandang gabi. Long time no see, Stanley. Hoy, kumusta na? Si Nicolo. Hoy. Long time no see. Oo nga. Diba? Nicolo, kamusta ka na? And Wanlu. Hmm. Nicolo, napansin ko ba't parang di ka nagpapalit ng damit? Ay, hindi po. Marami ito itong damit to eh. Dalawang kanyang. Parang si Homer Simpson, di ba? Oh. Sa cartoons, di ba? Sila Fred Flintstone, ganyan na. Iisa yung tsura eh, no? Puro ganyan ang damit ni Nicolo para hindi siya mawawala. Kumusta na, Wanlu? Ano na pinagkakabalan mo ngayon from talentadong Pinoy, di ba? Ang dami mong ginawa. Busy ako ngayon sa busking kasi alam niyo nung pandemic nga nakikwento nga kay Miss Laila na nung pandemic nagla-livestream kami ano, so natuto kami kahit hindi naman magaling kumanta pero natuto kami kahit paano kumanta, and dahil hindi pa ganun kalakas ang kiddie parties sa mga events, sinubukan naming magbasking sa mga malls, ano? And okay naman. Naman ng Diyos, sabi nga, kesa wala. Ito ngayon ang pinagkakabalan namin, yung basking. So kasama ko si Nicolo, kumakanta-kanta kami sa mall ng 3 oras. 4 tips lang ito, ah. Walang bayad ito from the mall. Ah. Mm-hmm. 4 tips. And okay naman, not bad. I mean, kesa wala, Tita Laila, kesa wala. Oo, tama. Wala, diba? Pero Nicolo, paano ka kumakanta? May minus one ba? O nag-acapella ka ba? Medyo naku-curious ako, ha? Lahat, sticker, microphone, lahat-lahat dala namin. Kompleto, ha? Oo. Nicolo, sa partihan ng ano, kinikita ninyo ni Wanlu, eh, magkano na pupunta sa'yo? Baka ano, ha? Baka 30% na napupunta sa'yo, yan, ha? Oo, hindi pwedeng ganun. Dito, natutunta po lahat kay Tito Wanlu, kaya nga, Idol Rafi. Yung magre-reklamong puppet eh, no? Oo. Papa Tulfo. Oh. Puppet. Puppet Tulfo. Hindi, gaya nga nang sinasabi ko sa inyo, itong basking kasi, kaya nagpumilit ako na i-promote ito eh. Kasi, mga kababayan, in case na naglalakad kayo sa mall at may nakita kayong basker, ibig sabihin ng basker, either kumakanta o nagva-violin, nagsa-saxophone, may nakita kayong tip box. Sana po supportahan nyo kahit 20 pesos, 50 pesos, may sobra kayo na maganda-ganda. Alam niyo po, malaki po ang maitutulong nito sa mga basker at saka sa pamilya ng mga basker. Alam mo dati, Laila and Stanley, pag nakakita ako, naguhulog naman talaga ako, no? Pero ngayon ko nalaman yung importansya pala nito, yung kung gaano kahalaga ito sa mga basker. Mm-hmm. Now, hindi lang po monetary yung pakinabang dito, no? Kasi yung mga basker, well, when they're basking, na i-ensayo sila sa pagkanta, pag-violin, yung mga basker na nagmamime. Makiat nga kami ng Baguio, nakita namin si Green Soldier kasi talaga ngayon na-explore ko itong basking na ito. Mm-hmm. Oh. So, gaano po ba kahirap or kadali ang pagbabasking? Medyo siguro masasabi ko na mahirap talaga kasi imagine, unang-una mo ditong kakainin, Miss Laila and Stanley, yung pride mo. Mm. Sinabi mo na hindi yata ako pwede dyan sa mall, parang 4 tips lang. Ganun ang attitude mo, hindi nga talaga bagay sa'yo, mahirapan ka. Pero kung ang attitude mo ay gusto mo ipakita yung talento mo, gusto mong ma-ensayo, gusto mong kahit maliit na tip lang, masaya ka na. Well, siguro mahirap na may konting anong tawag doon? Konting pakinabang. Mm-hmm. Tatanungin muna natin si Wanlu bago si Nicolo, ha? Oo. What is that challenge on your part? Kasi sabi nga ni Nicolo kanina, dala nyo yung lahat, speaker, mic, minus one, bit-bit nyo lahat. Bukod dun, ano pa yung mga challenges ng isang busker? Ang pinaka-challenging, although hindi nare-realize ng mga tao sa mall minsan, no?
eh hindi naman kami singer. Kaya lang hindi naman pwedeng tatlong oras kaming nagkwekwentuhan ni Nicolo doon. So we decided nga to sing. Yun ang unang challenge ko kasi hindi naman kami kumakanta na magaling, ano. Pero we decided to come up with a theme. Ang ginawa naming title eh, Maybe the Old Songs. So hindi man kami ganun kagaling kumanta, pag narinig mo yung kanta na luma, parang napapansin namin sa mga tao sa mall, no, na parang, wow, I remember that song. Lalo ni mga senior citizen na namamasyal. Wow, yung mga ganon. So basically, ang pinaka-challenge talaga unang-una yung pagkanta. Ah. At saka sumunod na rin yung mga speaker, microphone, kasi we have to provide that. Hindi naman ipoprovide ni mall. Correct. Oh. Oh, para sa inyong dalawa, ano yung mga kailangan i-ensayo ng paano niyo pinapractice sa mga vocal cords ninyo? Unahin natin si Nicolo bago si Tito Wanlu. Nicolo, ano, vocal ano cords? Nako, Tito Laila, yun nga ang problema, hindi na lang kami singer. Gusto ko nga, sabi ko, Tito Wanlu, nag-voice lessons kaya ako. Ayaw nang natatakot kasi gastos lang daw sa din ng matanda. Sino yung matanda? Sino yung matanda? Ay, eh syempre, nagtuturo sa kanya ng old songs, di ba? Okay, ito, sino ba ito? Kaya nga siya, itong matanda, kaya nga sinasabi ko, pag kunakanta to kanya ng old songs, pag na kayong nagtaka, old man. si Nicolo, ano eh, si Nicolo, lumalabas yung edad nung nagtuturo sa yung kumanta, Nicolo eh, no? Anong tinuro sa yung kanta ni Tito Wanlu, Nicolo? Eh, Nicolo. Eh, naku, Tito Wanlu, huwag na akong tigilan. Sabihin ko, Tito na, Tito Stanley, Adaris, Adari Nanelo, Air Supply. Wow. Ano, hindi ko tigilan. Grabe, mga Christo, mga Michael Shanks, Christopher Cross. Oh. Yun yung mga gusto ng mga tao, luma eh. Ah. Luma kasi lagi ko sinasabi eh. Nicolo kasi, sa nasa kotse ka, di ba? Tapos biglang may tumugtog na lumang kanta. Mm. Eh ano, parang pag may pag lumang kanta maalala, uy, yun yung sineo namin nung ex-girlfriend ko nung prom. So, kumbaga pang sound trip eh. Pupunta rin kami sa mga bazaar at kung saan-saan. At yan nga, yan, kami dalawa lang nilikol. Can you imagine, tatlong oras yan. Uh-huh. Tapos nagpunta rin kami ng Baguio at na-meet nga namin si Green Soldier doon. Nakakatuwa oh, kasi ano ah. Nakakatuwa kasi si Wanlu yung gumagawa ng ganyan. Siya yung unang alam kong gumagawa ng nagbabasking yes, na kasama si Nicolo, ang puppet. Naku, diba? Nicolo! Di ba niya? Hindi niya alam. Hindi niya alam. Oo, si Nicolo bata talaga yan. Bata talaga yan, ha? Oo, wala naman narinig. Hindi, sino to nagsating puppet? Parang wala si Pinocchio pala to eh. Ano yan, Nicolo? Hindi, wala tong tatet dito, meron tangit. Hindi naman nakita mo yung bata ko. Well, sample. Oy, taga muna, bago yung sample, pakita ko lang sa inyo to real quick. Dahil tuwan-tuwa ako dito. Mga bata, Stanley and Laila, inaakap nila si Nicolo. Ayan na, naka-TV5. Nakatuwa yan, ha? At tingnan mo, aakapin nila. Ganun sila ka-happy kay Nicolo. Yung mga ayan, bata, tuwa eh. Ay, ang cute naman. Diba? How does it make you feel, Wanlu, kapag kaganyan? Well, syempre, very happy kami. No? Very happy kami kasi yung fact na hindi naman kami magaling kumanta, eh, dahil nakikita nila si Nicolo, na natatakpan ni Nicolo yung kakulangan namin sa napupunuan ni Nicolo yung kakulangan namin sa talent sa pagkanta. We're very happy na alam mo yung dumadaan tas narinig mo si Wanlu talentadong Pinoy ganun. Kahit pa paano natutuwa kami na naalala pa rin nila kami.
Oo. Mm-hmm. Sa mga ventriloquist, isa siya sa mga pinakakilala sa Pilipinas. At siya, yung diba? Alam mo si Wanlu, he has a heart of, he doesn't have a heart of wood, he has a heart of gold. Oo. Kasi isa siya sa mga nagtuturo sa mga mas bata pa at sa mga gustong matuto. Oo. Ng pagiging ventriloquist. Yung ventriloquism ay yung nagpapapit, puppeteer. Oo. Yeah, para maintindihan ng mga kapatid natin. Pati hand puppet, ano nga ba tawag doon, yung may strings, Wanlu? Marionette. Yes. Marionette. Last week kami pa Sinaya Festival ng Cultural Center of the Philippines. Puro nga kami doon ng ventriloquism and basic marionette, basic puppetry sa mga participants ng Pasinaya. Galing. May tanong ako, Wanlu, ah. Ano po yung Kuya Stanley? Medyo ano ah, di ba nag-Hall of Famer ka na sa Talentadong Pinoy? Ay, hindi po Hall of Famer. Ang tawag po doon, Hall of Chanda. Hindi, Hall of Famer. Nanalo ko sa Talentadong Pinoy. May curious lang ako. You joined a different contest in a different network. Pero pinalitan mo yung pangalan. You use your real name. Ba't nyo ginawa yun? Well, yung changing the real the name, hindi ko call yun. Call ng network yun, ng programa. Pero the reason why I joined that particular contest naman is to promote a different form of puppetry. Kasi they call me the Philippine Ambassador of Puppetry, Stanley. So ayoko naman na sabihin, ventriloquism lang alam niyan. Paano naging ambassador of puppetry yan? So dun sa particular show na yun, ang ginawa ko naman dun ay marionettes. Yun. Para maiba eh, no? Yes. Iba yung branding dun sa ibang contest. Which is ano ah? Exactly. Nakakabilib. Alam mo kasi, may mga iba, pag nag-champion na, ayaw nila sumali sa ibang contest. Mm-hmm. Ito, example, magaling si Wanlu. Parang si si Paeng ni Pumuseno, mm-hmm, yung nagbo-bowling, di ba? Mm-hmm. Sabi niya, sali siya ng sali ng contest, di ba? Mm-hmm. At hindi naman daw, sabi ni Paeng, hindi naman lahat ng contest na sinalihan ko, napanalunan ko. Yes. Eh, diyan ka talaga gagaling at mananalo palagi, mm-hmm, pag sumasali ka palagi. And yung tama yung sinabi ni Wanlu na ibaba mo yung pride mo. Yes. Kaya kita mo, yung basking, siya lang kilala kong nagaganyan. Hindi, tsaka just because naman na nagbabasking, hindi naman ibig sabihin, di ba, na lats ka na or what. It simply means that you're exploring another playground, di ba? Though, siguro yung comfort zone medyo mahirap at first. But then again, you'll never know if you don't explore and if you don't go out of your comfort zone. So at least ngayon, meron ng basking. Oo. O tumatanggap pa rin tayo ng mga side hustles ng mga pa-party or events, yes, corporate events, 'di ba? That's more for your kumbaga resume. Sa resume ni Nicolo, 'di ba? Yes, oo. 'Di ba? Exactly, Miss Laila and Sir Stanley. Exactly, kasi hindi mo kami tumigil ng PD parties and events, ano? Like for example, this Easter Sunday, meron kaming mga events at marami kami, nag-workshop din kami. Pero gusto lang namin madagdagan yung aming pwedeng puntahan. To be honest with you, syempre, naisip namin itong busking because pangangailangan, ano? To be honest with you, hindi ko naman masasabing gusto ko lang pumunta doon at mag-ensayo. Hindi, talagang sa pangangailangan. Pero I realize that it's good, it's a good place to learn and to enhance your skills. Yes. Kung ikaw ay singer, pianista, dala mo yung maliit na piano mo, mm-hmm, o electronic drum mo, o electronic violin, or whatever, saxophone, no? May pwedeng-pwede at very fruitful. Marami kang matututunan na hindi mo matututunan lang sa studio. Yes. Sa bahay. You can also, maganda talaga. Oo. Tsaka diba you can also get your, kumbaga, potential market doon. Yes. Yes, diba? Bagong audience na ito. Okay to si Sir Wanlu. Meron po ba kayong card? Kasi malapit yung birthday ng anak ko. O, diba? Oo. Super totoo yan, Miss Laila. Kasi I got a town fiesta sa, binabati ko mga taga-anggat. Hello. Opo, andyan po ako, God willing, April 28. Dahil nagdadaan lang yung tawag nila doon. Yung mayor, Mayor, dumadaan lang siya at nakita niya kami ni Nicolo. Sabi niya, pwede to ah. And they eventually got me for the town fiesta nga of
Angat, Bulacan. Binabati ko po kayo, mga taga-Angat. Andiyan po kami, God willing. Yan. April 28, kasama ko po si Makata Tawana. Uy, si Makata, nakakamiss ka na rin. Hoy, si Ferdinand. Makata, no? Kumusta na si Makata Tawana? Ayun, si Ferdinand. Magkasama kami ni Ferdinand. Oh, Nicolo, pingin na ng sample. Tapos yes, i-plug nyo na lahat ng ipa-plug. Kahit chorus lang. Yes. Okay, chorus lang. Ano, kasi hindi namin alam kung gagana itong music namin. Tapos sa... Akapela na lang. Ito lang music. Okay lang. Ah, ganun ba? Oh, sige, tika, subukan ko na rin. Sige. Yan, May music kasi. Yan. Halingan mo, Nicolo. Go, Nicolo! Yan, go, Nicolo! Ano matatatay ngitin ang isang bunsong iyakin, unihan ni inay na lalarin-larin. Paano matatatahanin ang tagtatanpo ni neneng, kasyalan at kanay awit na kakantahin. Sana nga inayo tayo'y natatasayaw, at sa labis na galak ay natatasigaw. Ang mga kirot sa puso ay lumilipad, ang mga ngiti ay natututad. Salamat, salamat musika, lahat ng panahon maaasahan ka. Salamat, salamat musika, itong munting mundo ay mapapasigla. Ayan, yun lang muna ang sample namin. Galing! Galing! Ayan po, si Nicolo at si Wanlu. Grabe, napakanta ako, ha? Galing ni Nicolo, ha? Talagang Nicolo, talagang luma yung tinuturo sa'yo ni Tito Wanlu mo, ha? Bagong-bago yan, ha? Nanet inventor. Alam mo, ano, Stanley, lumang-luma yung mga kinakanta ni Nicolo. Tapos yung mga senior citizen na nagdadaan, biglang hihinto at magtatagal sila dahil minsan nag-aabot pa ng request ng mga lumang kanta. Minsan di namin alam, eh. Talaga, mga Moon River. Wow! Yan, ay, nako, Moon River, mabenta yan. Nicolo. Mas malaki bang magbigay ang mga senior kaysa sa mga bagets, ha? Ay, opo, Tita Laila, yung mga senior citizen, pag gusto nila yung kinanta mo, nako! Ay, hindi ko nalang sasadihin, pero... Ay, saya. Makakabili ng pang-Barnes si Nicolo. Nicolo, okay. Promote na kayo ng inyong mga social please. Media accounts. Saan kayo pwedeng hanapin at pwedeng imbitahan? Saan namin pwedeng panoorin? Puppets. Wanlu and his puppets lang po. Wanlu and his puppets on Facebook, TikTok, and YouTube. At weekends po, nasa Robinson's Place Antipolo kami. Alternating with Ayala Mall Feliz and Zen Events, yung mga bazaars. And tomorrow po, God willing, nasa Cebu City kami. Andiyan po kami sa kiddie birthday party, mga igsuon sa Cebu. Kita po, God willing, tomorrow. Tinadat ko po ang mga katatid namin po sa NCGI. Happy STDD po! Yon. Oh, yan. Nako, Nicolo, talaga. Ipagpatuloy mo lang ang pagiging masunuring bata. Tuloy-tuloy lang yan. Ha? Dapat good boy lang lagi, ha? Okay lang maging pilyo, pero dapat good boy, ha? Oo. Opo, Ranis po. Pag ako po naging bad boy, alam niyo na kung anong dahilan. Si Robin Padilla ka na pag bad boy ka na. Alam mo, bata pa lang ako, napapanood ko na si Nicolo, eh. Oh. Time check natin, mga kapatid. It's 8:56 p.m. Philippine Standard Time. Maraming salamat. Thank you, Nicolo and Wanlu. Maraming salamat. Sa inyo.